Hi Fire Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tingnan natin, Aries, Leo, Sagittarius, kung ano yung mensahe sa iyong ngayong araw. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin for Aries, Leo, Sagittarius? Makikita nyo nga po pala yung timestamp sa description box below. So, check nyo na lang po doon para madirekta kayo sa inyong mga signs. Ayan. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Unahin muna po natin si Aries. Aries, meron tayo ditong be bold and make the first move. When you share, everyone feels happy. So, dito sa gagawin mong move, kahit saan man to or ano man tong aspect ng life mo, when you do the first move, someone or everybody will feel happy. Could be emotion, magre-reach out ka man sa isang tao. Yung iba sa inyo, kung wala kayong work ngayon, medyo parang tinatabangan kayo. Para bang go with the flow na lang yung iba sa inyo ngayon. Tinatamad kayong kumilos, tinatamad kayong maghanap ng trabaho. Yung iba po sa inyo, baka nakakaranas kayo ng depression. So, merong taong nag-aalala sa'yo. Akala mo lang walang nakakaintindi sa'yo ngayon. Akala mo lahat ng tao busy. May kanya-kanya silang ginagawa. Wala bang nakaka-notice sa akin? Mayroong nakaka-notice sa'yo. Kaya lang yung taong yun, baka nahihirapan siyang i-approach ka. Okay? So, kung kailangan mo ng tulong, share your feelings to others. Pero, syempre, alam mo naman yung mga alam at kilala mo naman kung sino yung mga taong totoo sa'yo. So, dun ka mag-share ng problema mo or kung ano man tong bigat na nararamdaman mo or kung ano man tong kailangan mong i-share. Baka sila yung may problema, ikaw naman yung mayroon, ikaw yung nakakaluwag ngayon, so baka pwedeng ikaw yung mag-share. Ayan, mapapasaya mo sila. And hindi lang sila yung mapapasaya mo, kundi pati yung sarili mo, mapapasaya mo dito sa gagawin mo. Kasi ang sarap kaya yung nagbibigay ka ng blessings sa ibang tao, yung nag-share ka, hindi ba? Kung hindi man to pera, pwedeng emotions, pwedeng advice, ano pa, pwedeng in-kind, pwedeng pagkain, or kung ano man itong kaya mong i-share, pwedeng knowledge. Tingnan natin pagdating sa iyong career, ano yung mensahe sa'yo? Ano po ang mensahe pagdating sa career ni Aries, Spirit Guide? Pagdating sa career ni Aries. Mayroon tayo ditong, okay, Knight of Cups. Ano pa po, Spirit Guide? So, may offer para sa'yo. Yung iba po sa inyo, kung wala nga po kayong trabaho, ayan. So, kayo yung maghanap. Medyo matatagalan lang, pero makukuha nyo yung trabaho na gusto nyo talaga. Or sabi natin yung ini-aim mo. Pagdating naman po sa trabaho, kung meron naman po kayong trabaho, magaan lang yung feelings dyan ngayon, maaring may matanggap kayong recognitions. And ito o, nakikita ko talaga na divided yung trabaho nyo and nagsishare kayo ng ideas. Pwedeng yung iba sa inyo, makuha kayong speaker, guest speaker, hindi ko alam kung saan to. Pero may isishare kayo doon. Yung iba naman po sa inyo, ayan. Meron kayong tinuturuan. Meron kayong mini-mentor. Oo. Yes. Magaan lang yung trabaho ngayon. Tignan natin. Pagdating sa iyong finances. Spirit Guide. Pagdating po sa finances. Spirit Guide. Pagdating sa finances. So, parang wala kayong lamangan dito pagdating sa trabaho. Spirit Guide, pagdating sa finances, meron tayo ditong Queen of Pentacles. O, diba? Napakaganda. Nakikita ko dito, Aries, is mas nagiging practical ka. Ngayon, inaayos mo din yung iyong finances. So, yung iba sa inyo, meron tayo ditong Eight of Wands. Yung iba naman po sa inyo, nakikita ko dito, Aries, is medyo mabilis yung pagkaubos ng pera nyo. So,
ayan, di ka kasi nakatingin, make sure na maging responsable ka and tingnan mo talaga. Ayun, merong new beginnings dito, may ending. So, yung iba sa inyo, medyo nahihirapan kayo pagdating sa pera. Kailangan nyo talagang controlling mabuti yan. At pagplanuhan nyo yung mga susunod nyong galaw, yung mga susunod nyong purchase, para hindi masyadong maapektuhan yung inyong kaperahan. Remember, you are the Queen of Pentacles here. Madiskarte ka. So, kung ano man itong mga problema kinakaharap mo, kayang-kaya mo yung solusyonan. Okay? So, pwedeng share, dapat share muna kayo ng gasto sa bahay. Yan, lalo na kung may mga trabaho naman yung mga kasamahan mo sa bahay. Huwag mong akuin lahat para din matuto sila. Tignan natin, pagdating sa love life mo, para sa mga in a relationship, single at married, okay? Para sa mga single, in a relationship at married, tignan natin kung ano yung love message para sa'yo. Meron tayo ditong the butterfly. Meron tayo ditong both. At meron tayo ditong girl talk. Tignan natin, ano yung nafe-feel sa'yo ng taong ito. Could be ex mo to. Or pwede rin na new person ito. Tignan natin, ano yung nafe-feel ng taong yan towards you. Eight of Pentacles. So, masipag yung taong yan. Pwede rin na tsinatsaga ka niya. Okay. Mukhang seryoso yung taong to sa'yo and he or she wants a family with you. Close din siya sa kanyang family. Yan yung nakikita ko dito. Fire signs, Aries. Tignan naman natin para dito sa mga in a relationship, ano yung nafe-feel sa'yo ng person mo? Three of Wands. So, yung person mo, hinihintay niya nang makauwi siya. Maybe LDR to, pwede rin naman na ang karelasyon mo is foreigner. Ayan, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues. So, oo, doon na nakatingin yung person mo. Ano yung mga plano niya? Ano yung mga plano niya for this relationship? Death card. The Star. Very hopeful to. So, mukhang meron siyang inaabangan talaga pagdating dito sa relationship nyo. Mapag-uusapan nyo na to. Pwedeng kasal to. Pwedeng mas lumalim pa yung nararamdaman niya sa'yo. Ang kailangan nyo lang talaga is magkita, magkausap kayo ng personal para mangyari yan. Tignan naman natin kung ano ha, LDR kayo. Meron tayo dito Page of Pentacles para sa mga mag-asawa. Meron tayo ditong Five of Cups. Two of Swords. Okay. Parang wala din kayong time together nitong asawa mo. So, siguro kaya sinasabi sa'yo dito na be bold and make the first move. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. For some of you, hiwalay na kayo ng taong to. Separated na kayo. Hindi legally. Actually, pwede pa kayong magkabate. Pwede pa kayong magkaayos kung meron lang gagawa ng move dito. Kung meron lang magpapakumbaba. Sa nakikita ko kasi ngayon, parang para bang nandun yung panghihinayang, nandun yung gusto nyong maayos, pero wag na lang, hayaan na lang natin kung ganun na lang. So parang meron dito, tinatanggap nyo kung ano na lang yung nangyari dito sa relationship nyo or dito sa marriage nyo. Could be, ayan, tignan nyo na lang kung saan kayo makakarelate. Okay, pwedeng hindi to sa mga married. Ayan o. May gustong mag-move on, pero hindi naman maka-move on. Ayan. Diba? May gustong maayos, pero hindi naman gumagawa ng first move. Wala talagang mangyayari. Ang mangyayari dyan, hanggang sa mag-regret na lang kayo. Hanggang sa, ano ba, hindi nga natin alam kung kailan matatapos yung buhay natin. So, kung gusto mo talagang maayos yung relationship na to, kausapin mo yung person mo. Wala kasi kayong maayos na closure nito. Kung gusto mo naman closure, kausapin mo siya. Okay, and be honest with your feelings. So, yan lang po yung mensahe sa'yo, Aries. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and enjoy the rest of your day. Hi, Leo! Welcome back dito sa aking channel. Tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo for today. Your commitment is being tested. And meron tayo ditong talk about your feelings. Tell a friend how you feel. So, meron kang tinatagong emotions dito. Nasusubok yung katatagan mo. Gaano ka ba ka dedicated?
gaano mo ba kamahal yung taong to? Gaano mo ba kagusto yung trabahong to? Ano yung kaya mong gawin? Ano yung kaya mong ibigay? Tignan natin pagdating sa iyong career and sa iyong finances. Ano yung mensahe? Spirit guide. Career and finances po. Ni Leo. Career and finances. Meron tayo ditong 9 of wands. Ayan, marami sa inyo. Sobrang pagod na pagod kayo. Pagdating dito sa inyong trabaho, talagang super exhausted. Pero alam mo, sulit naman lahat ng mga pagod na nararamdaman mo dyan. The Hermit. Meron kang mentor dito. Okay? Ang taas ng tingin mo sa taong to, kung sino man to na pwedeng boss mo, ayan. Kaya lang, meron tayo ditong Three of Swords. Medyo may kinakatakot ka dito pagdating sa trabaho mo. Yung iba sa inyo, could be nakaaway mo yung taong to. Or sabi natin, meron kayong hindi pagkakaunawaan pagdating sa isang proyekto, pagdating sa isang bagay, na medyo nakaka-apekto talaga yon sa iyong career. Oo, sa iyong trabaho. Nine of Cups. But do not worry kasi magiging fulfilled, magiging masaya ka. Or siguro ito yung sinasabi mo, gusto mong maging masaya pagdating dito sa career mo. Leo. Six of... Okay, hindi ko alam kung kaibigan mo to. Mukhang makakalaban mo siya sa position. Sa isang position. Okay? Could be ikaw yung mapopromote. Tapos medyo ma-heartbroken siya. Ayan. Or sabihin natin na... Oo, parang kailangan yung mag-usap. Could be this is your friend. Leo. Kaya talk about your feelings. Diba? Your commitment is being tested. So, natetest kayo pagdating dito sa career nyo. Gaano nyo ba kakilala yung isa't isa? Diba? Gaano ba katatag yung friendship nyo? Na masaya ba siya pag ikaw yung nanalo? Or sabi natin, pag ikaw yung na-promote? Or magiging masaya ka ba pag siya yung na-promote? Pag ganun ba? Ano ba yung magiging reaction mo? Ano yung mararamdaman mo? Or nitong kaibigan mo na ito? Or na tinuring mong friend dyan sa trabaho? Tingnan natin yung iyong finances. Meron tayo ditong 5 of cups. Ay, 5 of pentacles pala yan. Meron tayo ditong 9 of pentacles. At meron tayo ditong 5 of cups. So, ang dami mong regret. Alam mo, medyo makakabawi ka na pagdating dito sa iyong career. So, next time, ayusin mo yung paggastos ng pera mo. Dapat mas maraming pumapasok kaysa lumalabas na pera. So, control your expenses. Meron kang mga maling decisions dito na sobrang nakakapagpa-down sa iyo ngayon, Leo. Actually, iba sa inyo ito, nahihirapan kayo. Baka nga, less than 5,000 pesos na lang yung pera nyo ngayon. Diba? Wala pang kalahati ng buwan. Yung iba sa inyo, baka 500 pesos na lang. At parang tinitignan nyo dito, paano mo ba mapapalago yung pera mo? Paano ko kaya to, yung 500 pesos na to, paano ko kaya papaikutin? Ganyan. So, yung iba, nakikita ko dito, nag-aano na naman kayo. Tinitignan nyo na naman kung makakautang ba kayo. Yan. So, ang hirap, diba? Parang paikot-ikot, paulit-ulit yung nangyayari. Why? Kasi hindi nyo kinokontrol ng mabuti yung inyong finances. Kung sa tingin nyo, nahihirapan kayo, kunwari sa isang trabaho na to, hindi talaga siya sapat, then try nyong maghanap ng extra job. Diba? Para yung iba nyong expenses makover nun. So, yan lang po yung mensahe sa'yo pagdating sa iyong finances at sa iyong career. Punta naman tayo pagdating sa love life mo para sa mga single in a relationship at married na Leo. Spirit guide. Para sa mga single in a relationship at married na Leo. So, free shuffle naman na po ang ating mga cards. Ayan. Meron tayo ditong love call para sa mga single. Para sa mga in a relationship, meron tayo ditong not enough. Para dito sa mga married, meron tayo ditong cassette. Tignan natin, ano yung nafe-feel ng person na ito towards you, kung sino man to. Meron tayo ditong strength. Mukhang kinukulit ka ng taong to, Leo. Oo. Parang could be baliktad. Pinapaamo mo siya or ikaw yung pinapaamo niya. So, parang nililigawan ka pa lang nito. Nasa talking stage pa lang kayo ng taong to. Sige, kilalanin mo yung taong yan. Wala namang masama. Kung sino man tong nakakausap mo. Pwedeng umamin yan sa'yo, pwedeng nililigawan ka, ganyan.
nakikita ko naman, pure naman yung intention niya sa'yo. Kaya talk about your feelings. So baka napapag-usapan nyo, ano ba yung nararamdaman nyo dito sa pag-uusap nyo. Meron ba or wala? Ayan. Meron tayo ditong not enough. Three of Pentacles. So not enough, but some of you or marami sa inyo, gusto nyo namang i-work out yung relationship na to. Gusto mong malaman ano ba yung, or gusto mong malaman ng person mo, ano ba yung nafe-feel mo towards this relationship. So talk about your feelings. Your commitment is being tested. Bakit mo yan nafe-feel? So work on it, heal it. Ayan o, gusto nyong maayos yung relationship nyo. Ready naman yung person mo, kailangan mo lang talagang sabihin sa kanya, ano ba yung nararamdaman mo towards dito sa relationship nyo? Ano ba yung ide-demand mo sa kanya? O, okay lang ba mag-demand? Okay lang naman mag-demand. Pero wag naman sobra-sobra. The Moon. So, ito o, may fear ka dito, natatakot ka. Knight of Wands. O, very passionate naman yung person mo dito pagdating sa relationship nyo. Siguro lang, ikaw yung nakaka-feel talaga nito na parang hindi ka enough dun sa person mo. Feeling mo wala siya laging time sa'yo. Yan. So, kausapin mo siya kung yan yung nafe-feel mo para hindi ka na-insecure. Kasi meron, marami sa inyo, may insecurities kayo na nararamdaman. Or feeling mo hindi ka secure dito sa relationship nyo. Yan. Tignan natin, pagdating naman sa mga married, meron tayo ditong kaset. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. So, ito, may nakikita ko dito. Ito kasi yung asawa mo. So, King of Wands. Okay, iniisip mo na hindi pa rin siya nagbabago. Iniisip mo na yung mga gawain niya before, yung pa rin yung mga ginagawa niya. Feeling mo na nga kulang to sa'yo, pero hindi naman niya ginawa. Okay, or hindi naman siya nagbago. Actually, nagbabago naman tong person mo. Kaya lang kasi feeling ko, nabablock yung energy niya. Kasi parang ayaw mo din naman siyang, ano ba, pagbigyan. Okay, sabihin natin parang napapangunahan mo siya. Gusto niyang magbago pero napapangunahan ng, diba, sinisermonan mo kaagad siya. So your commitment is being tested here. Talk about your feelings. Sabihin mo ano ba yung nararamdaman mo. Bakit ganito? Ayan. Kasi minsan hindi din kayo magkaintindihan. Ang nangyayari dito, pro lang kayo away. O kaya naman pag nag-aaway na kayo or nagsisimula na kayong mag-away, umaalis na lang tong person mo. Kasi ayaw niya na mas maging malawak pa yung damage ng pag-aaway nyo. The Lovers, o diba? Love ka nito. Nagbago na siya kung ano man itong mga kailangan niyang baguhin or na gusto mong baguhin niya. Tinatry niya. He or she is trying his or her best para mangyari yon, para maging maayos yung relationship niyo. Kasi very hopeful siya dito na magiging okay kayo, nababalik kayo sa dati. Pinagsisisihan niya naman kung ano yung mga ginawa niya. So, yan lang po yung mensahe sa iyo, Leo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and enjoy the rest of your day. Hi, Sagittarius. Welcome back po dito sa aking channel. So, ito yung mensahe sa iyo. Have faith in your dreams, happy thoughts. To feel happier right now, think about a memory or something else that makes you smile. Okay, so medyo nawawalan kayo dito ng passion, unmotivated kayo. Oo, parang tinatamad kayo ngayong kumilos. Tinatamad kayong bumangon. Para bang ano bang saysay ng ginagawa ko? 'Di ba? Medyo malungkot kayo ngayon. So, ang sinasabi sa iyo dito ni Universe is huwag mong bitawan yung panaginip mo. Maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka na maaabot mo yung mga pangarap mo. At instead na mga negative things or mga sad memories, yung mga binabalikan mo, mag-isip ka daw ng mga bagay na talaga namang na-feel mo na napakasaya ng puso mo. Yan, di ba? You must embrace positivity. I-encourage mo yung sarili mo. Yan, kasi nga iba sa inyo, di ba? Wala kayong motivation ngayon. So, gawin yung motivation yung sarili nyo. Pag ibang tao, manghihina talaga kayo pag ibang tao yung ginawa niyong motivation. Tapos, it's either hindi naging maganda yung connection mo with that person, etc. Makaka-apekto talaga siya sa'yo. Meron tayo ditong The Empress. Meron tayo ditong Ten of Pentacles. Diba, ang ganda ng ano mo, ng career mo. Meron tayo ditong Six of Pentacles. Okay,
hindi ko naman nakikita na you are giving too much pagdating dito sa iyong career. Pero siguro, some of you are giving too much talaga. Too much time pagdating dito sa career mo. Ace of Swords. Ayan, mukhang meron kang makakausap today. Could be, meron tong sasabihin na katotohanan sa'yo kung sino man tong taong ito. Pagdating dito sa trabaho mo, pwede rin na may makasagutan ka. So, kaya mas maganda is maganda yung vibes mo. Kasi kunwari, malungkot ka na nga, tapos may sisita pa sa'yo, may magsasalita pa, may maririnig ka. Nako, baka masagot mo nang wala sa oras yung taong to. Baka mawala yung galang mo sa taong to. Mm-mm. Ayan, maganda yung finances mo. Ay, finances, yung iyong career, ayan, actually, mas magiging stable siya. Kung may business po kayo, napakaganda din. Basta tutukan nyo lang talaga itong negosyo nyo at talaga namang magbibigay ito sa inyo ng magandang daloy ng pera. Tsaka kailangan ito. Kung business-minded kayo, businesswoman, businessman kayo, kailangan magaling kayong mag-talk. Kailangan magaling kayong makahakot ng clients. Tingnan natin pagdating sa iyong finances. Finances po ni Sagittarius, meron tayong Wheel of Fortune, no? Diba? Napakaganda din pagdating sa iyong finances. Meron tayong Seven of Wands. Alam mo na talaga kung ano yung kailangan mo, ano yung gagawin mo. Ayan, very traditional ka rin dito or yung iba po sa inyo. Kaya din talaga sobrang daming bumabalik na pera sa inyo. Kasi ano, tight ba yon? Yung sa ano ba? Ayun. O yung sa simbahan ba yon? Basta kung saan man yung sinasambahan nyo. Diba? Sa iba po sa inyo is very religious kayo. Ayan, hindi nyo nakakalimutan magbigay nun. Tapos, you know your goals, you know your dreams talaga. Kaya ito, magpursige ka palalo sa Sagittarius kasi maaabot mo yan. Baka hindi pa natatapos ang taon, isa sa mga pangarap mo or marami sa mga pangarap mo, matupad mo siya this year. Yan, kapit lang at saka huwag ka mawala ng pag-asa. Tingnan natin pagdating sa iyong love life. Para sa mga single in a relationship at married, tingnan po natin spirit guide. Ano yung mensahe sa'yo? Single in a relationship at married. Yan. So, Cupid's arrow. Okay, medyo nag-hesitate yung taong to. Ten of cups. Okay. The moon. The fool. Okay, meron tayo ditong Cupid's arrow. Ten of cups. Have faith. Love is coming. Surprise invitation or meeting hesitation. Yan. So, meron ditong tao tinamaan sa'yo ng... Oo. Tinamaan sa'yo ng malalayong taong to. Parang nagda-daydream yung taong to na... Sagittarius na ikaw na yung mapapangasawa niya, you know. Ganun level yung mga iniisip ng taong to towards you. So hulog na hulog yung taong to sa'yo. Parang, kasi, pero ngayon kasi nag-hesitate pa yung taong to. Pwedeng bigla na lang tong umamin sa'yo. O kaya naman pwedeng katrabaho mo yung taong yan. Meron tayo ditong the moon and the hammer. Sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So may matatapos dito towards sa inyong relationship. Ayan, pwedeng mga awayan nyo. Pwedeng magmamature na kayo ng person mo. King of Pentacles. Okay, so may ewan ko, yun yung nafe-feel ko dito. May matatapos. Tingnan nyo na lang ano ba yung pinaplano nyo ng person mo. Pwedeng yun yung matapos, pwedeng relationship nyo. It depends kung ano bang lagay ng relationship nyo ngayon. Okay ba siya or hindi? Okay? Tingnan naman natin para sa mga married, meron tayo ditong the fool and separation. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. So, itong person mo, itong asawa mo, yan, magkahiwalay kayo, diba? Or yung iba naman po sa inyo is, hindi kayo separated, kundi legally or something, kung hindi, dahil lang sa trabaho. So, yung person mo, dun muna tayo sa mga separated. So, nag-enjoy lang yung person mo. Parang tinitignan niya kung ganito pa nga sinasabi niya, kung tayo-tayo, kung hindi-hindi. Parang alam mo yun, ayaw din niyang gumawa ng move para maayos tong relationship nyo. The Chariot. Okay, meron naman dito, pauwi na. Ayan, super excited na. Yun yung nafe-feel ko dito. Super excited na tong asawa mo na umuwi. Kasi,
miss na miss na niya kayo. Kaya lang kasi natatakot siya, baka hindi na daw siya makabalik doon sa trabaho niya. So, pagplanuhan yung mabuti kung ano yung mga susunod yung hakbang, kasi family niyo yung affected dito, yung financial ninyo. Okay, so yun lang po yung mensahe sa'yo, Sagittarius, Fire Signs. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye!